Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang noon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Mother Lando. Magandang hapon na po, mamaya na mahal. Tayo panandali ang manalangin upang minsan pa gabayan at patnubayan tayo ng ating pinakamamalapang noon. Maunawaan po natin ang kanyang mga banal na salita. Dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamalapang ng Jesucristo, kami pinagpupuri. Kami pinagpapasalamat, malapanginoon, sa pagtanggap po ng aming mga papuring awitin. Salamat sa pagtanggap po ng aming pagsamba, malapanginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Malapanginoon, maraming salamat po. Isang dakilang kagalakan para sa amin. Makapagbigay kami ng kalulatian sa indakilang kabutihan sa amin, malapanginoon. At minsan papagpalaan mo po yung mga salita, patuloy po kayong mangusap sa amin. Turuan mo po kami, malapanginoon, na hindi maging tagapakinig lamang, kundi maging tagatupad na yung mga salita, malapanginoon. Buksan mo mga mata ng aming puso, maunawa namin ng malinaw ang mga banal mong mga salita, dakilang Diyos, at aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Purihin pong ating pinakamamalapang na maminamalabang inihanda po natin ang ating mga pambungad na talata. Dito po sa Ezekiel 14. Verse 3 and verse 4, maminamahal, ako po ay nagpapaabot muna ng taus-pusong pagbati sa lahat ng mga minamahal, mga anak ng Diyos, sa lahat ng ating mga minamahal, mga mangaral, sa ating mga co-preachers, sa ating mga beloved co-workers, sa ating mga beloved instrumentalists, beloved choir members, sa lahat ng mga minamahal natin mga kapatiran, sa ating webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa iba yung dagat, sa lahat po na naabot po ng ating banal na gawain, maging sa lahat po, maminamahal, ng mga patuloy na sumusubaybay sa ating pong webcast, sa ating mga live streaming, at nagpapabot po kong dubling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimot ang aral natin beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at higit sa lahat ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Isang malakas na palakpak muna maminamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kindly buksan natin ang ating mga pambungad na talata, Ezekiel 14, verse 3, and verse 4. Dito po sa Ezekiel, kapitulo 14, talatang 3 at 4. Anak ng tao, tinaglay ng mga lalaking ito ang kanilang mga diyos-diyosan sa kanilang puso at inilagay ang kautitsisuran ng kanilang kasamaan sa harap ng kanilang mukha. Dapat bagang sanggunian nila ako, kahit sasalitain mo sa kanila at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, bawat tao sa sangbahayan ni Israel na nagtataglay ng kanyang mga diyos-diyosan sa kanyang puso at naglalagay ng katitisuran ng kanyang kasamaan sa harap ng kanyang muka at naparoroon sa propita, akong Panginoon ay sasagot sa kanya roon ng ayon sa karamihan ng kanyang mga diyos-diyosan. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Maminamahal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin, False God of Modern Christianity. False God of Modern Christianity. Dito po maminamahal sa mga nabasa po natin mga talata, sinabi ng ating pinakamamahal Panginoon sa mga anak ng Diyos, ang kausap niya rito maminamahal ay mga mananampalataya sa mga anak ng Diyos. Sinabi niya maminamahal, ang mga lalaking ito'y tinaglay ang mga Diyos-Diyosan sa kanilang mga puso at naglagay ng katitisuran ng kanilang kasamaan sa harap ng ating mahal na Panginoon. Maminamahal, dito po sa damasa po natin dito, maminamahal, mayroong mga Diyos-Diyosan ang ating mga puso. Dito ang kausap ng mahal na Panginoon ay hindi po mga Gentiles, hindi po yung mga unbeliever. Ang kausap ng ating malapang dito yung mga tunay na mga mananampalataya.
Wala na silang mga graven images. Wala na silang mga diyos-diyosan. Kasi ang pagkaalam natin sa mga diyos-diyosan, katulad ng mga diyos-diyosan noon, nung panahon ng mga propeta, panahon ng mga Israelita noon, ang kanilang mga diyos-diyosan noon, ng mga tao na kapaligid sa kanila, katulad ni Baal, yung ang katawan ay tao, ang muka ay baka, si Baal. Ang kanilang mga diyos-diyosan doon ay si Dagon. Ang kalahati isda, ang kalahati ay tao. Ang katawan ay isda, ang ulo ay tao. Ang tawag doon ay si Dagon. May mga diyos-diyosan din silang kung tawagin ay Astaroth. Meron silang diyos-diyosan na ang pangalan ay Moloch. Meron silang diyos-diyosan na ang pangalan ay Chemos. Maraming mga diyos-diyosan noon, maminamahal, na sa panahon natin ay yung mga patron, yung mga graven images, mga santo. Sa mga Buddhism, yung Buddha na may malaking tiyan na maraming mga bata sa katawan. Yun yung mga diyos-diyosan ng mga Buddhism. At yung Hari Krishna, ang diyos-diyosan nila ay yung babaeng mayroong walong kamay. Yung sa Hari Krishna. Ganun ang pagkakilala ng mga tao maminamal sa mga diyos-diyosan noon. Pero sa ating mga mananampalataya, mula nang tayo po ay nakakilala sa Malapanginoon, wala na tayong mga graven images. Wala na tayong diyos-diyosan. Amen? Ang diyos-diyosan, maminamahal, ito po ang pinakamalaking kasalanan sa harapan ng Malapanginoon. Gaya na sinabi ng Exodus chapter 32, verse 30 up to 33. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito po ay great and terrible sin. Sa Jeremias, kapitulo 3, talatang 8 at 9, maminamahal, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang pagkakaroon ng graven images, ito po, maminamahal, ay spiritual fornication. Spiritual fornication. Para kang may asawa ka na, naganap ka pa ng kabit. Ang tawag doon ay spiritual fornication. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, maminamahal, sinabi ng ating Malapanginoon, kung ang tao'y nagkasala laban sa kanyang kapwa, may mamamagitan ang Diyos. May mamamagitan. Pag ang tao'y nagkasala sa kanyang kapwa, mayroong Diyos na mamamagitan. Ngunit sinabi ng Malapanginoon sa talatang yan, paano kung ang tao'y nagkasala mismo sa Diyos? Paano mamamagitan ang Diyos sa kanya kung ang tao ang mismo magkasala sa Diyos? Ang kasalanan sa tinatawag na idolatry, ito po, maminamahal, ay sins against God. Hindi ka na pwedeng mamagitan ang Diyos sa iyo, maminamahal, hindi na pwedeng maging advocate mo ang Diyos kasi sa kanya ka mismo gumawa ng kasalanan. Spiritual fornication. Sabi ng Jeremias 3, 8 at 9, spiritual fornication. Amen? Kaya nga, maminamahal, sinabi rito ng Banal na Kaslatan, ang mga Kristiyano noon, wala na silang mga graven images, pero sinabi ng Malapanginoon, ang mga lalaking ito'y nagtaglay ng kasalanan sa kanilang mga puso at gumawa ng katitisuran sa harapan ng mukha ko. Bakit ganun ang sinabi ng Malapanginoon samantalang wala na silang graven images? Hindi na sila sumasamba, maminamahal, sa mga ribulto, sa mga diyos-diyosan. Hindi na sila sumasamba, maminamahal, sa mga kamay na ginawa ng tao. Pero sinabi ng Malapanginoon na ang mga taong ito'y nagtaglay ng mga diyos-diyosan sa kanilang mga puso. Ano po yung tinutukoy na false god in modern Christianity? Ano po yung tinutukoy na Diyos-Diyosan dito na taglay ng mga puso ng mga mananampalataya? Ibig sabihin, kahit wala ka ng graven images, kahit wala ka ng mga ribulto sa bahay mo, mayroon pa rin mga Diyos-Diyosan sa iyong puso. Amen? At ito yung tatalakayin natin sapagkat hindi po tayo makapaglilingkod sa ating Mahal na Panginoon na taglay pa ang mga Diyos-Diyosan sa puso natin.
Sabi ng 1 Samuel chapter 7 verse 3, maminamal na inyong talikuran ang mga Diyos-Diyosan sa inyong mga puso. Sabi rito, maminamal, kung kayo'y babalik sa Panginoon ng buo niyong puso at inyong aalisin ang mga Diyos-Diyosan ng iba, gaya ng mga Astaroth at mga graven images niya, sabi, ianda niyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa Kanya lamang kayo maglilingkod at ililigtas ko kayo, sabi ng mahalang Panginoon. Basahin natin yung 1 Samuel 7 verse 3. Dito po sa unang Samuel, kapitulo 7, talatang 3. At nagsalita si Samuel sa buong sambayanan ng Israel na nagsasabi, kung kayo babalik sa Panginoon ng buong ninyong puso, ay inyo nga aalisin sa inyo ang mga Diyos na iba at ang mga Astaroth, at ihanda ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa Kanya lamang kayo maglilingkod at ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Pilisteo. Amen. 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 Sinabi ng Biblia, maminamahal, na kung kayo'y manunumbalik sa inyong mga puso, ay kinakailangan alisin nyo ang mga Diyos-Diyosan. Alisin nyo ang mga Diyos-Diyosan, ang sabi rito, at ianda nyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa Kanya lamang kayo dapat maglingkod at ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Pilisteo. Dapat, kapag maglilingkod ka sa ating mahal na Panginoon, manunumbalik ka ng buong puso. Sabi ng Biblia, maminamahal, dapat alisin natin ang mga Diyos-Diyosan sa ating mga puso. Mayroon po tayong Diyos-Diyosan sa ating mga puso. Kahit wala na tayong mga graven images, kahit wala na po tayong mga ribulto, maminamahal, sa bahay natin, mayroon mga Diyos-Diyosan na taglay ang ating mga puso. At ito'y malalaman po natin dito sa mga sumusunod na mga talata. Na inyong lisan, sabi, na inyong iwan ang mga Diyos-Diyosan. At kayo'y manumbalik ng buong puso sa Panginoon. At sabi, ililigtas niya kayo. Kung noon ang kinakatakutan nila yung kalang kalabang Pilisteo, tayo ngayon, ililigtas tayo ng mahal na Panginoon, maminamahal, sa sanlibutan ito, mga minamahal, na marapit ng parusahan ng Diyos. Ang sanlibutan ito, nasa ilalim ng kaparusahan ng Diyos. Ang mundo natin, darating ang araw, magkakaroon ng malalakas na lindol. Magkakaroon ng malalakas na volcanic eruption. Puputok ang mga nuclear bomb, matutunaw ang mga taong natitira dito sa mundo, mga minamahal. Kaya, dito tayo ililigtas ng ating mahal na Panginoon sa condemned world, sa sanlibutan na nasa ilalim ng katulan ng Diyos. Kung manunumbalik lamang kayo at iiwan ang mga Diyos-Diyosan sa inyong mga puso at kayo'y maglilingkod sa mahal na Panginoon at walang mga Diyos-Diyosan sa inyong mga puso, ililigtas tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen! Ngayon dito po sa banal na kaslatan, ano po yung mga Diyos-Diyosan na tinutukoy po rito sa ating kapanahunan? Yung tinutukoy na false God in modern Christianity. Sa panahon natin ngayon, magbuksan po natin itong 1 Samuel chapter 15 verse 23. Ito po, maminamahal, ang Diyos-Diyosan na tinutukoy na nasa taglay ng ating mga puso. Unang Samuel kapitulo 15 talatang 23. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng paghuhula, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa iyong tinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinatakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Amen. 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 Ito po yung isang tinutukoy na Diyos-Diyosan, maminamahal. Ito po yung Diyos-Diyosan taglay ng puso ng tao. Sabi ng Biblia, maminamahal, yung paghihimagsik, ito'y katulad ng kasalanang witchcraft. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. At ang pagsuway, sabi rito, ang katigasan ng ulo ay katulad ng kasalanang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung katigasan pala ng puso, katigasan ng ulo, pagsamba din sa Diyos-Diyosan.
Katulad ng nangyari kay Saul, sinabi ng ating malapang noon sa kanya. Imagine si Saul, paulit-ulit na lang yung ginagawa niyang pagsuway. Napakatigas ng ulo niya. Sinabi ng malapang noon, pumunta ka sa Amalekita. Patayin mo lahat ng mga tao doon kasi nung panahon na yon iba yung batas. Ngipin sa ngipin. Ang mga hindi Kristiyano doon, pinapatay doon nung panahon na yon. Sabi ng malapang nung patayin mo lahat ng mga Amalekita, ang mga Amalekites. Maging ang kalanghari, ang lahat mga taong naroon, pati babae, lalaki, pati mga sanggol, pati mga hayop. Huwag kang magtitira, lahat. Totally, lipulin mo lahat ng mga may buhay sa lugar na yon, ang mga Amalekita. Ang ginawa ni Saul, maminamal yung hari, niligtas niya, ginawa niyang trophy. Para pag-uwi niya, yung si Haring Agag, yung pinakamabagsik na hari noon, ginawa niyang trophy para hangaan siya ng mga tao sa Israel na nakahuli siya ng pinakamatapang na tao, pinakamatapang na hari nung panahon na yon, si Agag. Si Haring Agag, hindi niya pinatay. Pagkatapos noon, nagtira siya ng mga hayop. Yung mga magagandang hayop na inayang siya sa mga matatabang hayop, mga malulusog, napakagandang mga hayop, mga tupa, mga kalabaw, mga baka. Itinira niya, pero yung mga payat, yung mga galisin, yung mga may mga pingkaw, pinaglilipol niya, pinagpapatay niya. Lahat ng mga na nandoon, pero yung mga magagandang hayop na magaganda, mga malulusog, hindi niya pinatay. Samantalang ang utos ng malapanginoon, lipulin lahat. Yun yung sinabi ng Biblia, ikaw ay nagkasalang sa pamagitan ng katigasan ng puso. Katigasan ng ulo. Sin of rebellion is a sin of witchcraft and stubbornness is as iniquity and idolatry. Bakit sinabi ng malapanginoon na ang kasalanan ng katigasan ng ulo ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Kasi si Saul, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang. Pag sinabing huwag mong gagawin yan, gagawin niya pa rin. Pag sinabi niyang huwag mong gagawin yan, ginagawa niya pa rin. Lahat ng utos ng malapanginoon, meron siyang nilalabag. Sinabi ng propeta sa kanya, huwag kang sasamba na hindi ako kasama. Kinakailangan kasama mo ako para pag sumamba ka sa Diyos, pakikinggan niya ang iyong panalangin. Nainip siya, hindi pa dumarating si Saul. Kung siya siyang nagandog sa Diyos, nagalit naman ang malapang nun sa kanya. Sabing, hintayin mo yung propeta. Sumamba pa rin siya nang wala yung propeta. Yun, pangalawang kasalanan niya. Pangatlong kasalanan niya, sabi, huwag kayong makikipagsanggunian sa mga sumasangguni sa patay. Sa mga yung espiritista, yung tumatawag ng patay, mga espiritista, huwag kayong makipagsanggunian sa kanila. Sa mga mangkukulam, sa mga espiritista, huwag kayong makipagsanggunian sa kanila. Ang ginawa ni Haring Saul, nakipagsanggunian siya. Ibig sabihin, lahat ng utos ng Diyos, lagi siyang mayroong pagsuway. Kaya sabi sa kanya ng ating malapanginoon, ang kasalanan ng stubbornness is as iniquity and idolatry. Katulad ka pa rin ng sumasamba sa Diyos-Diyosan, tinaglay mo ang kasalanan na katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi rito, because thou hast rejected the word of the Lord, he has also rejected thee from being a king. Sapagat itinakwil mo ang aking mga utos, ang aking mga salita, kaya itinatakwil kita bilang hari. Natanggal siya bilang hari. Ipinalit si Haring David. Bakit? Sapagat ang kasalanan ng pagsuway, ang kasalanan ng paulit-ulit na pagsuway, paglabag, ay katulad ng katigasan ng ulo. At ang katigasan ng ulo ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kapag paulit-ulit mo na lang ginagawa, sinabi ng masama, gagawin mo pa rin. Sinabi ng masama, gagawin mo pa rin. Sinabi ng masama, gagawin mo pa rin. Sabi, ikaw ay may taglay na kasalanang pagsamba sa Diyos-Diyosan.
Amen? Yung paulit-ulit na paglabag, ito po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Proverbs chapter 29 verse 1, sabi rito, basahin po natin, ang madalas na sumasinasaway pero ayaw sumunod, sabi, nagpapatigas ng kanyang leeg at darating ang araw, wala ng kagamutan. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 29, talatang 1, ang madalas na pagsaway na nagpapatigas ng kanyang leeg ay biglang mababali at walang kagamutan. Amen. 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 Pag lagi ka nalang sinasaway, hindi mo sinusunod, palagi ka nalang sinasaway, parang magulang mo, parang yung anak mong matigas ang ulo, huwag kang sasampa dyan, mahuhulog ka. Sumampa pa rin. Huwag kang sasampa dyan, mahuhulog ka. Sumampa pa rin. Huwag kang sasampa dyan, mataas dyan, baka mahulog ka. Sumampa pa rin. Ang tigas ng ulo mo, ha. Yun ang ibig sabihin ng matigas ang ulo. Paulit-ulit. Amen? Sabi, ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dapat ang mga Kristiyano, sabi ng Hebrews 3:15, pag narinig mo ang kanyang tinig, huwag mo na papagmatagasin ang iyong puso gaya ng pamumungkahi. Pag narinig nyo ang tinig ng Panginoon, ay huwag na natin papagmatigasin ang ating puso gaya ng pamumungkahi. Napakapalad natin, mga minamahal, nalaman natin ang utos ng Diyos. Nalaman natin ang salita ng Diyos. Alam natin, mga minamahal, kung alin ang tama, kung alin ang mali. Sabi ng Biblia, ang masama ay katulad ng taong lumalakad sa dilim. Hindi niya alam kung alin ang kanyang katitisuran. Pero tayo alam natin ang ating katitisuran kasi nasa atin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ilawan sa ating mga landas. Tanglaw sa ating mga paa. Amen? Sabi ngunit, ang paa ng mga matuwid ay katulad na nagliliyab na liwanag na hindi kailanman sila matitisod. Napakapalad natin sapagkat alam natin ang salita ng Diyos may nagpapaalala sa atin. Hindi katulad yung mga hindi alam ang salita ng Diyos. Hindi nila alam kung ano ang kanilang ikakapahamak. Kindly, idugtong natin to Proverbs 3, o chapter, Proverbs 4, 18 and 19. Pakidagdag natin sandali yung Proverbs 4, 18 and 19. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 4, talatang 18 hanggang 19. Ngunit ang landas na matuwid ay parang matiyab na liwanag na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw. Ang lakad na masama ay parang kadiliman. Hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatitisuran. Amen. 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 Kaya mas mapalad tayo para tayong may mga ilaw, may mga tanglaw. Ito yung salita ng Diyos. Huwag lang maging matigas ang ating ulo para hindi tayo mapahamak. Ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Pangalawa, sabi ng banal na kaslatan, yung riches. Yung riches, sabi ng Biblia, you cannot serve between mammon and God. Kung saan naroon ang iyong mga puso, o kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon dumuroon ang iyong mga puso. You cannot serve two masters. You cannot serve between mammon and God. Hindi mo pwedeng pagsabayin, mami na mal, ang paglilingkod sa pera at paglilingkod sa Diyos. Amen. Kasi kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon dumuroon ang iyong mga puso. Kindly, Mateo 6:19, talunan 24. Dito po sa Mateo, Kapitulo 6, talatang 19, talon sa 24. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanang sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y naghuhukay at nagsipagnakaw ang mga magnanakaw. 24. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapapuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. Amen. Ito po yung isa pa sa Diyos-Diyos ang tinutukoy. Yung false god in a modern Christianity. Yung riches. Yung pera, maminamahal. Sinabi diyan, huwag kayong magtipo ng kayamanan sa lupa
nakakainin lang ng tangan. Aanayin, kakalawangin, huwag kayong magtipon ng kaimanan dito sa lupa na mananakaw, sisirain ang anay, masusunog. Sabi ng verse 21, sapagkat kung saan naroon ang ating mga kayamanan, doon dumuroon ang ating mga puso. We cannot serve two masters. Hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Kinakailangan magtapat ka sa isa at pawawalang alaga mo ang ikalawa. Amen. Yung riches na yan, maminamal, hindi lang kayamanan tinutukoy diyan, pera. Hindi masama ang pera, kailangan natin yan. Amen? Ang masama sa pera, maminamal, for the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig ng labi sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang masama sa pera, kung yan ang gawin mong Panginoon, pag ikaw ang humabol sa pera, doon lang nagiging masama ang pera. Paghabol ka ng habol ng pera. Pabayaan mo ang paglilingkod mo sa Diyos because of money. Paghabol ka ng habol ng pera kung saan may negosyo, kung saan may pagkakakitaan, kung saan kakikita na limpak na salapi, pabayaan mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Hindi ka na, mga minamahal, naglilingkod sa Diyos. Ang pinaglilingkuran mo na ay ang pera. Kasi yun ang sinusunod mo, habol ka ng habol eh. Kung saan may pera, doon ka sumusunod. Amen? Yun ang ibig sabihin ng pag-ibig sa salapi. Hindi mahalaga, maminamal, o hindi masama ang pera. Ang masama sa pera, nagiging masama ang pera pag sinasamba mo na. Pag ikaw na ang sumusunod. Pag pinababayaan mo na ang paglilingkod sa Diyos because of business, because of money. Tatalikuran mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Hindi ka na dadalo, hindi ka na sasamba, absent ka because of money. Yan, diyan nagiging masama ang pera. Pero tandaan po natin, hindi masama ang pera. Sabi ng Ecclesiastes 5:19, ito'y ibinigay ng Diyos. Ipinagkaloob sa atin ang pera. Katunayan, sinabi ng Banal na Kaslatan, sabi sa Psalms 35:27, let the Lord magnified with that pleasure in the prosperity of His servant. Ang Diyos ay naliligayahan sa kasaganaan ng matuwid. Pag nakita ng Diyos, pinagpapala ka, material, physical, spiritual, sabi ang Diyos nalulugod. Natutuwa siya na hindi ka naghihirap. Natutuwa siya na hindi ka nag-iikaos. Psalms 35:27. Sabi, luwalhatiin niyo ang ating malapanan. Let the Lord magnified with such pleasure in the prosperity of His servant. Natutuwa ang Diyos, nalulugod siya sa mga sumasaganang mga anak ng Diyos. Hindi masama ang pera, nagiging masama ang pera pag ginawa mo ng Diyos. Maliwanag, maminamahal. Paano mo ginagawang Diyos ang pera? Pag ikaw na ang sumusunod sa Kanya. Dapat ang pera ang pasunurin mo sa iyo. Dapat ang pera ang magpanginoon sa iyo. Huwag mong panginoinin ang pera. Dapat pera ang susunod sa iyo, hindi ikaw ang susunod sa pera. Dapat ang pera ang umabol sa iyo, hindi ikaw ang ahabol sa pera. Pag habol ka ng habol ng pera, siya na ang pinaglilingkuran mo, siya na ang Diyos mo. Sabi ng Biblia, you cannot serve two masters. You cannot serve between mammon and God. For the love of money is the root of all evil. Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 10 and verse 11. Ngunit ikaw, nalingkod ng Diyos, ikaw ay tao ng Diyos, lumayo ka sa mga bagay na ito. Sabi rito sa talata, 1 Timothy 6, 10 and 11. Unang Timoteo kapitulo 6, talatan 10 at 11. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. At sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili na masamang mga kalumbayan. 11. Datapot ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumulod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Amen. 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 Ibig sabihin, mami na mahal, huwag mong ipagpapalit ang Diyos sa pera. Amen? Amen?
Pag nalalagay ka sa kompromiso, kikita ka ng milyon araw ng linggo. Hindi ka muna dadalo dahil sabi mo, mayroon pa namang susunod na linggo. Eto, milyon na to. Great opportunity na to. Minsan lang to. Pagpalit mo ang mala Panginoon dahil sa pera, doon makikita kung ano ang balat mo. Kung saan ang puso mo. Sabi ng Biblia, for the love of money is the root of all evil. Amen? Sabi rito, dapat ikaw ay tao ng Diyos. Tumakas ka sa mga bagay na ito, sumunod ka sa katwiran, sumunod ka sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtitiis at sa kaamuan. Paggawain ng mala Panginoon, huwag mong ipagpalit siya sa pera. Hindi pinag-uusapan diyan kung magkano yan. Ang tinutukoy dito na God of Riches, si Mammon, yung pinag-aralan natin nung Miyerkules, siya ang the demons of riches, the demons of prosperity. Mayroon palang demonyo ng kayamanan, mga minamahal. Ang pangalan niyan, si Mammon. Kaya nga sinabi ng nabasa natin sa Mateo 6:24, you cannot serve two masters. You cannot serve between Mammon and God. Amen. Ang pinag-uusapan dito, hindi yung halaga. Kung paano mo ipinagpapalit siya sa halaga, sa pera. Amen? Hindi ka makadalo ng 3 times a week because of money. Hindi ka makapagbigay ng tithes and love offering because of love of money. Sinabi ng Proverbs chapter 28 verse 20, ang mapagtapat na tao, mananagana yan ang pagpapala. Pero ang nagmamadaling yumaman, parurusahan. Nagmamadali kang yumaman, kaya nga, gagawin mong Martes ang Linggo. Gagawin mong Webes ang Biyernes. Gagawin mong Lunes ang Miyerkules. Para sa'yo, Lunes lang yan, kahit may gawain, dahil sa pera. Sabi rito, basahin po natin ang Proverbs 28:20. Mga minamahal, pagpapalain ka ng mala Panginoon, alam niya na kailangan natin yan. Maging tapat ka lang. Sabi rito, basahin natin Proverbs 28:20. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 28, talatang 20, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Amen. 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 Nagmamadali kang yumaman, kahit masama, papasukin mo, kahit monkey business, kahit illegal. Pag medyo nasa iyo na yung pera, tatakbo ka na kasi ang bilis ng pera. Nanakawin mo na yung pera. Yun yung tinatawag na love of money. Ipagpapalit mo yung kaligtasan mo because of money. Pinagpalit mo na ang Diyos. Pagdating natin sa langit o pagdating natin sa kung saan man tayo pupunta sa kabilang buhay, langit o impyerno, wala pong value ang pera. Sa impyerno, masusunog lang yan. Amen? At sa langit, basura lang yan. Hindi na kailangan ang pera doon. Kaya nga, sinabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Amen? Unahin mo lang ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Lahat ng pangailangan mo, idadagdag na lang sa iyo. Hindi baling piso-piso basta kasama mo si Kristo. Kung kumita ka nga ng libo-libo, kasama mo naman ang Diablo. Si Mammon, the God of Riches. Hindi baling piso lang ang kitain mo, siguradong si Kristo naman ang kasama mo. Amen. Yan ang mga tinatawag na Diyos-Diyos ang taglay ng puso ng tao. Pangatlo, sabi rito, maminamahal, sa Colossians, Chapter 3, verse 5 up to 7. Ito po, maminamahal. Diyos-Diyosan din ito. Masahin natin. Colossians 3, 5 up to 7. Colossians, Kapitulo 3, talatang 5 hanggang 7. Patayin nga ninyo ang inyong masangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan.
Na dahil sa mga bagay na iyan, ay dumarating ang galitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, na inyo rin nilakaran ng una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Amen. Amen. Ito po, mga minamahal, ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pakikiapid. Uncleanliness. Inordinate affection. Yung karumihan. Evil. Masasamang nasa. Sabi, evil concupiscence. Masamang nasa. Covetousness. Which is idolatry. Na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Dahil sa mga bagay na yan, dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos, ha? Sabi ng Biblia, dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At anong Diyos-Diyosan yan? Yun tinatawag na pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, kasakiman. Yan po ang tinutukoy ng mga Diyos-Diyosan pa na taglay ng tao sa kanyang mga puso. Kasakiman. Hindi ka kontento kung anong mayroon ka. Yung masamang nasa. Meron kang masamang pagnanasa sa kapwa mo, maminamahal. Pakikiapid. Hindi pa kayo mag-asawa. Ginagawa nyo na yung ginagawa ng mag-asawa. O may asawa ka na, magkakaroon ka ng relasyon sa ibang babae, pakikiapid. Yan po'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan'y nangyayari din sa mga anak ng Diyos. Amen? At dahil sa mga bagay na ito, ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Amen? Bakit, mga minamahal, isinulat ni Apostol Pablo ito at kailangan malaman ng mga anak ng Diyos? Kasi akala natin, wala na tayong graven images, wala na tayong mga Diyos-Diyosan sa bahay natin. Yung pala, pag ginagawa natin ito, para rin tayong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Para rin tayong may mga Diyos-Diyosan sa bahay natin. Kaya ayaw ni Apostol Pablo, ayaw ng Diyos, maminamahal, na madaya tayo. Kasi yung Diyos ng mga bagay na binanggit ko sa inyo, ang pangalan ng demonyong yan, si Asmodeus. Si Asmodeus, the demons of lust and sexual desire. Mayroong pangalan na demonyo, maminamahal, na Diyos ng kalaswaan. The demons of lust and sexual desire. Mga karumihan, mga masamang pagnanasa. Yung titignan mo yung babae, meron kang pagnanasa. Sabi ng Mateo 5, talatang 28, ang tumingin sa isang babae na may mahalay na pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalunya. Bakit nagkakaroon ng ganitong pagnanasa ang mga tao? Dahil sa mga walang kabanalan ng mga Kristiyano. Minsan may mga Kristiyano magsusuot, pit na pit yung kasuotan. Bakat na bakat yung katawan. Kaya tuloy yung mga Kristiyanong nananahimik yung damdamin, yung ano nila, umiiral tuloy yung masamang nasa. Kasi kung magsuot ka, pit na pit. Mga babae, nakasuot ng sa ibang mga churches, nakasuot ng angihikli. Pagupo, kita na. Kala mo, hindi pa tapos gawin yung bestida, kinuha na. Butas-butas na, yung maikli pa, kinuha na. Kaya pumapasok sa mga lalaki yung masamang pagnanasa. Sabi ng Mateo 5:28, ang tumingin na may masamang pagnanasa sa isang babae, nagkasala na ng pangangalunya. Sabi rito sa 2 Peter, sabi rito, mami na mahal, kung mababasa niyo 2 Peter chapter 2 verse 14, sila ay may mga matang punong-puno ng pangangalunya. Basahin natin. Dito po sa ikalawang Korinto, talatang 2. 14 po. 2:14. 2:14. 2:14.
na may mga matang kuspos ng pangangalunya at di maaaring maglikat sa pagkakasala na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Amen. 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 Yan po, maminamahal, ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga Kristiyanong may mata na puspos ng pangangalunya. Titingin sa babae, kapag nakita nakasyort, talagang pumapasok yung pagnanasa. Kaya sa atin, itinuturo ng ating beloved parents in the Lord, ng ating beloved pastor, ang kabanalan. Sa ibang sekta, sa ibang mga born-again fellowship, hindi nila tinuturo yung kabanalan. Pwede lang magsuot ng masiki, pwede lang magsuot ng pantalon, hapit-napit ng katawan. Pwede magsuot, maminamal, ng mga mahalay na kasuotan dahil ang Diyos daw ay tumitingin sa puso. Paano titingin ang Diyos sa puso? Sabi nga ng Biblia, ang puso ng Diyos, ng tao'y mandaraya. Sabi ng Biblia, present your bodies a living sacrifice. Pag ikaw ang naging dahilan ng pagkakasala ng lalaki dahil sa iyo, dahil sa suot mong maikli, sabi si Isaiah, sa atin ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa iyo. Pati ikaw, parusa ng malapanginoon kasi natukso siya, nagkasala siya dahil sa iyo. Magpupos ka ng napakasikip, bakit na bakit yung ano mo, tapos pag pinagtangkaan ka, magre-reklamo ka. Samantalang ikaw naman ang may kasalanan. Ginising mo yung natutulog na diwa ng taong nananahimik. Tapos pagtatangkaan ka, magre-reklamo ka. Kasalanan mo rin yan. Kung hindi nagsusot ng mahalay ang mga babae, hindi dapat papasok yung last. Amen. Kaya nga, sinabi ng banal na kasulatan, mag-ingat tayo sapagkat baka hindi natin alam, taglay natin ang mga Diyos-Diyosan na yan. Tinaglay ng mga lalaking ito ang mga Diyos-Diyosan sa kanilang mga puso. Dahil sabi rito sa pakikiapid, sabi rito, nabasa natin kanina sa Colossians chapter 3 verse 5. Pakikapid, karumihan, masamang nasa, masamang pita, kasakiman na ang mga bagay na yan ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at dahil sa mga bagay na ito, dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Nagagalit tuloy ang Diyos sa mga anak. Anak ka ng Diyos, pero ang tawag na sa iyo, anak ng pagsuway. Amen. Kaya dapat alam po natin yan, mga minamahal. At pang-apat, sabi dito, mga minamahal, yung pag-iisip ng mga bagay dito sa lupa. Heavenly, dapat maging heavenly-minded tayo, pero ang isip ng ibang Kristiyano, earthly-minded. Nasa bagay dito sa sanlibutan, paano yayaman? Paano makapagtatayo ng mansyon? Paano makabili ng magagarang sasakyan? Paano mapapaganda ang buhay ng kanyang mga anak? Hindi dapat ikaw ang mag-isip niyan. Ang mag-iisip niyan ang Diyos. Pero sa iyo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Hindi mo na problema yan. Ibigay mo sa Diyos yan, sabi, sapagat ang pagkabalis at pag-aalala, hindi makapagdadagdag ni isang siko ng sukat ng iyong buhay. Amen? Pag nag-iisip ka ng mga bagay dito sa lupa, hindi ka heavenly minded, ikaw ay earthly minded. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 18 up to 20, yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mayroon kang graven images, taglay sa iyong puso, maminamahal, ang mga Diyos-Diyosan. Basahin natin Philippians 3:18 up to 20. Dito po sa Philippians kapitulo 3, talatang 18-19. Sapagkat marami ang nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan. Na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na mag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen. 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 Pag pinag-iisip mo ang mga bagay dito sa lupa, ang Diyos mo ay si Belzebub. Yung tinalakay natin ng overnight prayer. Yung Diyos ng katakawan, si Belzebub.
Diyos ng kasakiman. Sabi rito na nag-iisip ng mga bagay dito sa lupa na ang kanilang kapurian ay kahihiyan sapagkat ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Ang Kristiyano dapat ikaw ay heavenly minded. Ang Kristiyano maminamal dapat ang laging nasa isip niya, paano kaya ako maging karapat dapat sa Diyos? Paano ako magiging handa pagbalik ng mahal na Panginoon? Paano ako makatiyak na makasama sa langit? Paano magiging makabuluan ang buhay ko habang nandito ako sa lupa, habang iniintay kong pagbabalik ng mahal na Panginoon? Paano ako magiging ilaw ng sanlibutan? Paano magiging asin ng lupa? Paano ako maging kapakipakinabang sa paglilingkod sa Diyos? Dapat maging heavenly minded ka. Sabi, isipin niyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo, huwag ang mga bagay na nandito sa lupa. Pag ang pag-iisip mo pa rin ay paano ka yayaman? Paano ka makapagtatayo ng mga laking negosyo? Paano ka makakabili ng maraming magagarang sasakyan? Paano ka makapag-aasawa ng taong may apat na M, matandang mayamang malapit ng mamatay? Wala kang inisip kundi para dito sa lupa ang paglilingkod mo. Sabi ng Biblia, taglay mo ang Diyos-Diyosan sa puso mo. Amen? Amen? Hindi mo alam, proud na proud ka. Ay, naku, ang mga Diyos-Diyosan na yun, hindi may Diyos yan. Rebulto yan, hindi yan tunay na Diyos. Demonyo yan. Yung pala, ikaw rin may Diyos-Diyosan. Nandun lang sa puso mo. Amen? Ang sabi ng Biblia, sa 1 John chapter 5, verse 21, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal kong mga anak, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Mga minamahal kong mga anak, sabi ng 1 John chapter 5, verse 21, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang pagkamamayan natin ay makalangit. Buhat dito, hinihintay lang natin ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi mo kinakailangan mag-isip, hindi mo kinakailangan mag-abala. Mga minamahal, mabalisa sa mga bagay dito sa lupa. Sabi ng mahal na Panginoon, alam niya ang iyong mga pangangailangan. Alam niya na kailangan niyo yan. Kung ang ibon ay pinapakain ng Diyos, ang bulaklak ay dinadamitan ng Diyos, na yan ay sandali lamang at namamatay, kayo pa kaya na mas mahalaga sa bulaklak at sa mga ibon? Sabi ng mahal na Panginoon. Ang gawin nyo lang, unahin natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Lahat ng pangailangan natin, naranasan namin yan, mga minamahal. Amen? Sa buong paglilingkod namin sa Diyos, hindi namin, mga minamahal, hindi namin naranasan kami pinabayaan ng Diyos. Sabi ni David, Psalms 37, verse 25, mula nang ako'y naging munting bata hanggang ako'y tumanda, wala akong nakitang Kristiyanong pinabayaan ng Diyos. Wala siyang nakitang pinabayaan ng Diyos. Hanggang sa panahon natin ngayon, kailanman hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon, dapat, maminamahal, ingatan mo lamang ang iyong puso, sabi ng Biblia, na tayo ay maging tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Upang hindi masayang ang paglilingkod natin sa Diyos. Tayo po'y tumayo, maminamahal, at minsan pa tayong umawit, awitin po natin ang awiting ikaw ang tunay na Diyos. Tandaan niyo po yan, mga minamahal. Darating ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang mga may Diyos-Diyosan sa kanyang puso, hindi makakasama. Hindi kukunin ang ating mahal na Panginoon pagdating ng rapture. Umawit muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, at minsan pa tayong magsisi, magpakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Awitan natin, puri natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God and do it His will, He may hear it. Pakikinggan niya, ano man ang iyong mga panalangin kapag ginawa natin ang kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y umawit sa ating mahal na Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos. Aming alay ay pagsamba.
Umawit tayo mga minamahal. Gusto-gusto ng ating malapangan na awitan siya. Gusto-gusto niyang ipakita natin ang pagmamahal natin sa Kanya sa pamagitan ng awitin, mga minamahal. Hallelujah. Sigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, yes, Lord, pupurin ka, O Diyos. Mga minamahal, umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tanda ng ating pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Luwalhatiin natin siya. Gusto niyang marinig sa inyong mga labi, mga minamahal, ang pagpupuri na yan. Gusto niyang marinig ang inyong mga tinig na sinasamba natin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Buong kalahalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Na ikaw ang tunay na Diyos, ikaw'y walang katulad. Ikaw'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang sigaw sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinigin ang aming sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinigin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, umawit pa tayo sa pamamilan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba. Awitan
natin ang ating malapanood. Panginaman, humpag mamal, humpag kalang, humpag taas sa kanyang banal na pangalan. Walatiin natin ang ating dakilang Diyos. Napakapalad natin, nakilala natin ang Diyos. Hallelujah! Bukan na kapangyarihan mo'y wala kasulat. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y wala katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dikikin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, ligid ang aming tingin, isisigaw sa buong mundo. Mahal, minsan pa tayo po'y magsisi, manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi ng Exodus chapter 34 verse 14, sinabi ng mahal na Panginoon, ako ang inyong Panginoon Diyos at ako lamang na ang aking pangalan ay Diyos na mapanibuguin nga. Isa sa pangalan ng Diyos, maminamahal, ay mapanibuguin Diyos. Ayaw niya nagkakaroon tayo ng Diyos, ng ibang Diyos sa ating mga puso, maminamahal. Kasi sinabi ni Samuel, maminamahal, nabasa natin kanina, na kayo'y manumbalik sa ating mahal na Panginoon at inyong talikuran lahat ng mga Diyos-Diyosan sa inyong mga puso at kayo'y lumapit sa mahal na Panginoon ng buong puso nyo, ng buong kaluluwa nyo, ng buong isip nyo at kayo'y ililigtas ng ating mahal na Panginoon. Kapagdating ng araw, maminamal, pagdating ng rapture, ang ililigtas na mahal na Panginoon, ang isasama niya sa rapture, ang mga walang Diyos-Diyosan sa kanilang mga puso. Hindi lamang yung mga wala ng graven images, maminamal, yung walang mga Diyos-Diyosan sa kanilang mga puso. Dapat wala tayong Diyos-Diyosan maging sa ating mga puso sapagkat nakikita ng ating mahal na Panginoon maging laman ng ating puso. At tayo po yung mangin ng kapatawaran, magsisi, maminamal. Ano man ang ating mapagkukulang, ano man ang ating mapagkakamali, lahat ng mga narinig natin ng mga salita ng Diyos, maminamahal, nakita po natin kung ano ang mga dapat natin pagsisihan upang tayo po'y mapatawad ng ating mahal na Panginoon. Sama-sama natin idalangin, ano man ang ating kahilingan, humingin tayo ng kapatawaran, manalangin po tayo, mga minamahal, bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng kanil ating sarili-sariling mapanalangin. Dakilat mo pagpala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mahal na Panginoon. Minsan pa kami humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pangkamalian, sa aming mga kasalanan. Dakilang Diyos, kabagan mo po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah, lahat ng mga mananampalataya, mahal na Panginoon. Ano man ang mga nakita mong pangarap, Diyos-Diyosan na taglay ng aming puso, patawarin mo kami, linisin mo kami sa lahat ng aming mga Diyos-Diyosan, sa lahat ng aming mga kalikuan, sa aming mga kamalian, mahal na Panginoon. Kabagan mo po kami, tulungan mo kami maging karapat-dapat sa pagbabalik mo, mahal na Panginoon. Iligtas mo kami sa ampon ng aming mamahal sa buhay, mahal na Panginoon. Maging lahat ng mga mananampalataya, mahal na Panginoon, maabutan mo na lumalakad sa iyong banal na kalooban, makasama sa iyong pagbabalik sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Bigyan mo po ng katugunan ng aming panalangin, kagalingan ng aming karamdaman, kalutasan ng aming problema sa mga pangyarihang pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesus. In Jesus' name, lahat magsabing amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo.
Banggitin niyo po, maminamahal, anuman ang mga karamdaman natin, ang ating mga, maging ang mga taglay natin, mga Diyos-Diyosan sa puso natin, nagawa ng kalaban. Taglay natin, maminamahal, sabi ng Banal Kaslatan, hindi tayo pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Kailangan pawalang halaga natin ang isa at bigyan natin ng kahalagaan ang higit sa lahat ng ating mahal na Panginoon. Saway natin lahat ng gawa ng kalaban, demons at enfermities and diseases. Sinasaway namin lahat ng gawa ng kalaban, hallelujah, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, demons of materialism, hallelujah, demons of stubborn spirit. Lahat ng gawa ng kalaban, sinasaway namin, demons of unbelief and doubts, carnality, evil thoughts, lust of the flesh, lust of the eyes, stubborn spirit. Hallelujah, kasalt in Jesus' name. Demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit at karamdaman, pinalalayas namin sa mga pangyari ang pangalan ni Jesus. Vices begun, problem be solved, in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po'y tumayo, maminamahal, at tayo po'y sabay-sabay sisigaw. Habang tayo po'y tumatalong, mga minamahal, dapat malaman nyo na napaka makapangyarihan yung ginagawa natin, mga minamahal. Una-una yung layans, makapangyarihan yan. Yan ay taglay natin. Sabi, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, sa pamagitan ng pagpapatong ng kamay, lalayas ang mga demonyo, mga karamdaman. Kapangyarihan yan, galing sa Diyos, kaya hindi baliwala yan na basta nyo lang ipapatong ang kamay nyo. Gamitin nyo ang inyong kapangyarihan. At yung katagang, hallelujah, praise the Lord, napaka makapangyarihan yan. Pag kayo sumigaw na malakas na hallelujah, praise the Lord, ang mga demonyong lumabas sa katawan natin, babalik yan, milyon-milyong-milya, aalis sa atin yan at babalik dun sa impyerno. Amen. Kaya sabay-sabay tayong sumigaw, bigyan natin ng importansya, mga minamahal, napaka makapangyarihan ito. Sumigaw tayo na malakas, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, abang tayo tumatalon, mga minamahal, hallelujah, sumigaw tayo tatlong beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mami na mahal. We love you so much. But dearest Jesus loves you more. Wala ba tayong bisita? Walang baguhan? Kung walang baguhan, mami na mahal, tuloy-tuloy na po tayo po ikukuha ng ating special love offering para po sa ating mga pangangailangan, mami na mahal. Madalas kong sabihin, mami na mahal, na ang ating pong tithes and offering ay tamang-tama lang sa pangailangan natin mula Monday to Friday. Maminamahal, ubos na po yan para sa mga daily activities natin dito, maminamahal, at mga budget, mga pangailangan na mga gagawa. Itong ating special love offering, ito naman ang ating iniipon para makabayad po tayo ng ating mga monthly na gastusin sa kuryente, sa tubig, at sa pastoral house nating patuloy na inulugan. At tayo pagkukuha ng special love offering, mami na mahal, para po sa ating mga monthly na pangailangan. Narito ang ating beloved brother. Sino? Beloved brother, Brother Bong Perez, panalangin ang ating special love offering. Beloved brother Bong. At binibigay ko pong buong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Lando, ang ating announcement. Amen, Praise the Lord. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, para po sa ating ipagkakaloob ng special offering. Amen, Praise the Lord. Praise God. O pamagpalang Diyos na mga parehas sa pangalan ng aming pinamahal, Jesus. Mahal na Panginoon, narito pa kami sa mga special offering. Mahal na Panginoon, basbasa mo ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, pagpalaan mo lahat na magkakaloob ng mga special offering. Ibalik mo ito makalibong beses sa kanilang silid na kalagyan, mahal na Panginoon. At sa mga nag-alilangan pa, mahal na Panginoon, ipaunawa na po, mahal na Panginoon. Ang pagbibigay po, ito po ay pagkapala sa amin, mahal na Panginoon. Praise the Lord, pagpalaan mo kami lahat, mahal na Panginoon. Ito po sa panalangin namin sa matamis at makapalang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Tayo ay magbigay upang tayo'y magpalain. Ating sundin ang nag-uto sa atin. Ikaw po at ang Diyos ating ibigay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Tayo ay magbigay.
pangalan pa ni Jesus. God bless po sa ating beloved selected singers at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. God bless po ating beloved ordained preacher Bhoy Caluya sa ating napag-aralang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Praise God. Sa ating pagpatuloy, minamal, dito ako na sa ating announcement. Sa ating minamal na bisita, mga baguhan po natin kapatiran, patuloy po. Ating po pananambahan, minamal, dito po sa ating pastoral house. Mayroon po tayong tatlong beses na pananambahan sa loob po na isang linggo, minamahal. Tuwing araw na Merkules, yan po yung ating midweek service. Nagsisimula po tayo alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At araw po ng Biyernes, overnight prayer po yan, minamahal. Nagsisimula yan ng alas 9 ng gabi. Nagtatapos po yan ng alas 4 na madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, minamahal. Nagsisimula tayo ng alas 9 ng umaga. Nagtatapos po tayo, minamahal. Ganito pong oras, alas 2, kumisa may overnight, overtime po tayo, minamahal. Huwag tayo maiinip. Huwag tayo magsasawa. Kapag kumikilos po ang banal na presensya natin, pinalapay ni Jesus, huwag natin pipigilan po ito, minamahal. At minsan, maabot tayo ng ganitong oras, may overtime, na pagpapala po sa atin yan. Sabi nga natin, minamahal, iginagalang ng mga magulang sa atin, pinalapay ni Jesus, more praising, more blessing, minamahal. Habang lumahaba ay pagpupuri sa atin, pinalapay ni Jesus, mas maraming pagpapala ang ibabalik na ating pinalapay noon. Kaya huwag tayo mainip, minamahal, please God. Kung tayo lumalampas sa oras, minamahal, pagpapala po yan sa bawat isa sa atin. Kung tutuusin, minamahal, ang sinasabi ng Biblia, ikapitong araw, wala kang gagawin kundi dumalangin, magsamba sa Diyos. Ilang oras lamang tayo? Ilang oras po ang isang araw? 24 oras, minamahal. Ilang oras lamang tayo narito? Kaya huwag kayong mainip, huwag kayong manginawa. Minamahal, kapag tayo sumusubra sa oras, pagpapala po sa atin yan, minamahal. Eh, praise God. Meron tayong bautismo, sa hindi pa po nabautismuhan, meron din po tayong counseling. May mga katanungan po, minamahal, lumapit lamang sa ating beloved preacher's area. Andiyan po ating beloved ordained preacher, nasa handa po siya, na kayo po ay paglingkuran. Meron din po tayong lihas, minamahal, sa magpapalihas, ngayon pa lamang, makipag-ugnayan na po kayo sa ating pinalapay ni Jesus, minamahal, upang pagdating sa harapan, tuloy-tuloy yung ating paglilihas. Huwag natin kaliligtaan, minamahal, yung ating Jesus Miracle Hour sa Facebook po yan, minamahal. Gabi-gabi po yan, Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating television program naman po, tuwing araw lamang yan ng Sabado, sa PTV Channel 4, araw na Sabado, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng ating gabi. Yung radio program naman po natin sa Dako ng Maynila, sa DCME, 15:30, talahapitan natin mga radio. Sa AM band po yan, minamahal, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng ating gabi, Lunes hanggang Sabado. Yan po, minamahal, ating schedule na ating mga programa sa radio, sa telebisyon, yung ating oras ng pananambahan po dito sa ating pastoral house. Amen, praise God. At minamahal, sa darating na Linggo, Holy Supper na po natin yan, minamahal, yan na po ay April 29. Minamahal, Holy Supper na po yan, kaya huwag tayong magliliban ng pagdalo. Minamahal, Holy Supper po natin ito, darating na araw ng Linggo, April 29 po. Kaya huwag kayong magliliban ng pagdalo. Yung mga hindi po nakadalo, minamahal, i-follow up natin sila, tawagan natin sila, paalalahanan po natin na sa araw ng Linggo, Holy Supper po natin, minamahal, sama-sama tayo magpasalamat sa ating pinamahal na Panginoon. Amen, praise God. Minamahal, kung wala na po additional announcement, ay tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinamahal na Panginoon at tinatapos na matagumpay na pananamba sa araw na ito, maging sa ating pasamantala ng pag-iwahiwalay, panalangin na rin po ito na ating beloved worker, Brother Renato de Marucot. Amen. Praise God. Amen. God bless you, beloved preacher, Renato Montilla. Tayo naman magpasalamat sa naging Diyos. Kapatigil ng Diyos, mapagpalaming Ama, Diyos na magkabalin sa lahat, sa matamis at magkabalin pa, Diyos, mahal po noon, maraming salamat po, masuliya sa buong maggapon, mahal po sa aming pagsambasin, mahal po noon, maraming salamat po, mga sa pag-MC, mga joyful song, solemn song, sa mga buhay, na patuloy mga kapatid, magsilipi karagdagan, ano yung malapat tayo, mahal po noon, mag sa mga awitin, beloved children's choir, adult choir, mag youth choir, pioneer choir, mahal po noon, maraming salamat po, mahal po noon, lalo digit sa lahat, mahal po noon, hallelujah, na patuloy pinapalabas sa amin, mahal po noon, yung matamis na pisin sa amin, kanagit na, mahal po noon, lalo tigit sa lahat doon, mahal po noon, mahal po noon, ibang elu kaligtasan, aming napakinggan, mahal po noon, kalaki-laki siyang palabatan, nagmula siyang mahal po noon, maraming salamat po, mahal po noon, hallelujah, maging sa amin, pagsamantalang pag-iwalay, mahal po noon, kung paano, mahal po noon, dinakos na mula gawain lahat mga anak mo, mahal po noon, maging sa kanilang pag-uwi, mahal po noon, pag-ingatin niyo po sila, ilod sa kasit kapapagan, mahal po
Panginoon, ipanuluhati ligtas at payapa sa lahat mga tahanan, mga Panginoon. Maraming maraming salamat po, mga Panginoon. Ito po ang samot na langin sa matamis at makapagyarang pakas in Jesus' name. Hallelujah, Mr. Lord. Amen. Praise God. God bless po. Ating brother rin nato. Amen. Praise God. Pagpalain po tayo lahat natin, Pilipinas, Jesus. Eh, praise God. Kamayan po tayo, minamahal. Ingat po sa pagtawid. Minamahal, meron po practice. Ating beloved youth choir, may ating beloved adults choir. May practice daw po kayo, minamahal. Matapos po, minamahal. Beloved youth choir, beloved adults choir.